Ich habe in Milano 90 studiert. Jerusalem, Tambaina. So parlando con la nuova signora di Pai, a parlando con la signora di Pai, 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 la signora di yung pala maraming upuan sa harapan. Tapos ang sabi, kakain daw ang sabi, matitinig lang daw ako. Tapos, ayun, nakita ko yung business, napakaganda kasi marami siyang kasama ang system. So, naamis ako kasi merong remittance, merong Nelstenet, merong Ilonin, merong Insurance, Pititin, Travel Endorse, and Hotel Booking. So, ito yan ang gustuhan ko yung negosyo kasi ako ay nakaaral lang 5 years. Nag-working students ako, tapos ang inuha ko isang IT. So yung pinakaralan ko, nandito na pala lahat. Kompleto na. Ayun, so naalis ako kasi meron na lahat ng negosyo. Ayun, so ito, meron akong ipapakilala sa inyo. Isa siyang call center. Nagtrabaho siya ng 10 years. Isa siyang manager. So ngayon, isa na siyang... Ano? Isa na siyang top earner. Isa siyang car achiever. So, itignan natin siya ng isang palakpak, isang katsak, isang sabay ng ho. Anong ho? Ho is the windows of opportunity. Yan. So, ipapinala ko na sa inyo, si Sir Jack Del Mondo. Ay, sorry, meron pa, mahagol. Anuhin natin siya ng welcome natin siya ng 1 million. At 2 million. 3 million. At million palakpak. Para kay Jack Del Mondo! Yan. Good morning, Unified! At good morning po sa lahat ng mga andito ngayon sa ating opportunity presentation. Ano? So, maulan kanina, medyo grabe. Nag-teleport po kami papunta ng opisina. Medyo matraffic, pero kinaya pa din natin. So, huminga tayo ng malalim at palakpakan natin ang nag-intro sa akin. Si Ma'am Penpen Akop. 17 years po siyang nagtrabaho sa UP, isang kilalang eskwelahan po, bilang isang come to me, come to you. Alam niyo ba yan? Yun po ay floor manager. Kasi come to me, come to you. Come to me,
come to you. At marami na po sila sa organisasyon namin ng mga floor manager. Yun ang tawag, ha? Palakpakan natin. Grabe, ang sa-SF po ngayong araw, palakpakan natin si Lord ng malakas na malakas. Sabihin natin, thank you, Lord. Kasi ngayong umagang ito, ano, ngayong good morning na to. Ba't ba good morning kasi? Dahil may bagong umaga, laging may bagong pag-asa. Kasi pag ngayong hapon, binati po kayo ng ating intro at ng speaker ng good afternoon, ibang nararamdaman mo niyan. Siesta. Pagkatapos magkape, magtinapay, tutulog ka na naman. So babatiin ka namin ng good morning. Okay. So hindi po magtatagal ang presentation namin. And again, I am Chad Del Mundo. I am one of the speakers po ng company. Ang maganda po yan, dati po ako'y isang empleyado. Empleyado, hindi ganito kagwapo, hindi ganito kamacho. Okay? Simpatiko, lahat na punta sa akin. Nag-join ako dito sa company na to, talaga po naman, no? Kaya talagang napakaganda po ng mangyayari kapag inintindi niyo po yung business natin. Bakit na bakit na bakit? Kasi this is one of a kind opportunity na nung ako po ay call center agent, hindi ko naiintindihan na hindi ko pala kailangan magpakagaling sa pagiging empleyado, lalo na siguro nung ako'y nag-aaral. Kasi graduate din po ako ng college degree of entrepreneurial management. Ano? Kakabulol? Entrepreneurial management. In short, nung ako po ay naging empleyado, ako'y isang cargador. Ang ganda, manager. Pogi pala dito nito, no? So, dito pala, makikita natin ang mukha ng mga gwapo. Mamaya po, mamimit niyo yung isang gwapo din, no? Lamang po siya sa akin ng tatlong paligo at ng dalawang tulog. O kasi medyo puyat ako, no? Pero ngayong umagang to, no? This morning po, mga ka-unified at mga bago po natin na nandyan sa URTV, we are very blessed because masasaksihan niyo po ang isa sa pinakamagandang blessing at isa sa pinakamagandang sistema na binigay para po tayo ay umasenso. Okay? Sino po ba ang gustong yumaman, taas ang kamay? Binulong ko lang kasi baka marinig nung iba, lahat sila magtaas. Sino gustong yumaman? Yan o, ang dami nagtaas. Pag sinabi ko, sino gustong yumama? O, diba? Yayaman kasi magninegosyo po tayo. Kasi kung tayo po ay forever na employed, actually, pwede naman. Kaya lang, may mga bagay po na hindi talaga natin makuha kapag tayo ay isang empleyado. Now, our presentation po ngayon is about F. Ano yung F? Marie. Yeah. Si F. Marie & Co. Isa po sa pinakabago, fresh na fresh. Fresh na fresh na product system ng ating company. Okay? So, all things skin. Kasi po, ang pinag-uusapan dito ay pagpapaganda at pagpapapogi. Sino po rito yung gustong pumogi at gumanda? Taas ang kamay. Na may kasamang pagkita ng malaki. Siyempre naman. Alam mo yun? Gumagwapo na ako. Ako na lang. Huwag na ikaw. Baka ayaw mo kasi. Gumagwapo na ako. Kumikita pa ako. Sa labas, hindi ka na nga gumagwapo. Hindi ka pa kumikita. May mali. So, di ba? So, dito, grabe talaga. Tama-tama. Tama, sir, is our guest in our new franchisee for today, no? Palakpakan natin si sir. Grabe. And dito sa bandang gawi dito, meron din tayong bagong franchisee. Yan, palakpakan natin sila. Hindi pa ako nagsisimula, ba't ganyan kayo? Ba't nagsisi-franchise kayo agad? Ganito po sa office namin, alright? So what is about, no, F. Marie? So sabi nga dito, no, the first dynasty of Egyptians. Bakit Egyptians? Because kung i-relate nyo po sa Egyptians, may dugo ako nyan eh. May dugo akong Egypt. Pyramid. Ha? So ang mga Egyptians, si Cleo. Kilala nyo ba si Cleopatra? Yan po ay kanununuan ko. Okay, si Cleopatra. Yung mga king, mga queen, mga sa Egypt na yan. Ano? Kaya pag kayo, sinabi nyo kami, no, baka mamaya pyramid kayo, nasa Egypt po ang pyramid, ha? Nandito. Kasi sila mahilig sila magpaganda. So this is about the history of makeup. Okay? Ako, hindi ako babae. At lalong hindi rin ako kalahati. Tunay po akong lalaki. Pero naniniwala po ako na kung ikaw ay lalaki, kailangan mo rin magpa-beauty, tama? Because magninegosyo ka and you will be a boss. Diba? Isipin nyo na lang, imagine, tricycle driver. No? Pag yung mga products, no, nakita nyo mamaya, ang kinis, ang bango, sasakay ka, hindi.
Oh, yun yung pagkakamali. Akala nila pag mga trabaho mo, ganyan, hindi na magpapaganda because beauty is in the eye. Oh, basta yon is in the eye. Oh, kasi, di ba? So, ano bang importance ng makeup? Boosting confidence, yun na nga sinasabi ko. And enhancing appearance. Kasi before po, nung ako high school, siyempre tayo, di ba, dumaan tayo sa pagiging estudyante. Hindi ka conscious eh. Hindi ka nako-conscious kahit sabi ng classmate mo, ano yung deodorant mo? Di ba? Ganun ka nung araw. Kahit nung nagtatrabaho ka na, ang inisip mo na lang makapagtrabaho, hindi mo na naiintindi. Yung mga babae, may superpowers kaya yan. Sumasakay ng FX yan, Bear na Bear. Pagbaba ng FX mo, naka-makeup na, paano nangyayari? Kung may preno-preno yung driver, oh, ang galing talaga niyan. Ang malupit niyan, di punuan na sa bus. Nakasabit yung nakakapag-makeup. Kasi na, sabi dito, boosting confidence and enhance appearance because we need our appearance. Dahil tayo nga po ay nilikha ng Ama na magandang nilalang, dapat iyong panindigan. Okay? Kasi galing ka sa isang napakamakapangyariang nilalang, dapat pag sinabing magandang mga nilalang, perpektong katawan, napakaganda ng hugis, dapat pinaninindigan, kaya dapat talaga yung appearance na yan ay napakalupit. So, makeup as an art, face as canvas for a work of art. So, ito, ang ibig sabihin lang naman ito, on my own, diba, naintindihan nyo? On my own interpretation, makeup as an art because your face is an art. Naniniwala ba kayo? Di ba minsan may painting kang nakita? Ba't ang painting na to ang gulo-gulo? Pero it's an art. Parang mukha mo. Minsan, ang gulo-gulo. Kaya, di ba? Art kaya ito, magulo ka. Parang yung mga drawing, ginaganong-ganon lang yun ang paintbrush eh. Di ba yung mga nanonood dyan? O, dahan-dahan sa pagkakapit, pagtawa, wag mong pagsabay, makasumabog sa mukha yan, ha? O, okay? And makeup is a protection. Naniniwala ba kayo? Kasi alam nyo, pag gamit po ng mga tama, oh, kala mo naman kasi talagang ano ako, anong tawag doon sa mga ganun, di ba? Yung mga nagaano ng makeup. Totoo po, ang product po natin will become a protection, yung may mga SPF, because gumaganda ka na, napoproteksyonan pa sa ultraviolet. Di ba? Walang ultra pink, walang ultra red, ha? Ultraviolet rays of the sun. Kasi iba na po talaga ang sinag ng araw ngayon, di ba? Dati pag alas 6, maganda eh. Ngayon pag alas 6, ang santing na. Pag nagsampay, katuyo na. Di ba? Iba na ngayon kasi nabubutas na ang ozone layer. So nagkakaroon po talaga ng malawakang pagbabago sa klima. Kaya po ngayon importante po na tayo pong lahat ay protektado. Okay? Yan. Alright. So F. Marie & Co., All Things Skin, ang company profile po nito. This was founded, tingnan mo ah, this was founded July 2, 2019 pa. Pero was launched just lately. Why? Kasi po ito po yung masusing pinag-aralan. Masusi po ang yung pag-i-innovate, yung paggawa ng system. Para po paglabas nito, talagang magandang maganda po yung kahihinat na natin. Kaya po sa lahat po ng mga nakakita, kung gusto niyo po talaga na magkaroon ng brand new face reveal, no? Maganda pong gamitin ang F. Marie. Alright? F. Marie & Co. set its standard to inspire the young generation. Sino po yung mga young? At heart. Yun, sinasabi ko na. Diba? Young at heart. Age doesn't matter because pwede naman talaga yan, diba? May nakikita kayo. Diba yung mga artista ngayon, nakikita nyo? Sila Alice. Diba? Sila Rufa. Akala mo mga 18, mga 20s lang. Pero alagang-alaga nila. Diba? Yung sarili nila. Dapat ganon. So, the president ng ating pong company, F. Marie & Co., is Miss Emma Pascual. Alright? Si Miss Emma Pascual po, siya po ay anak ng ating mahal na presidenteng Sir Manny Pascual. Palakpakan po nga natin sila. Okay? Alam niyo po ba, si Miss Emma ay batang-bata. Okay? At natutunan niya na po magnegosyo. Ang maganda po dito sa kanya, no? Talagang yung company po nito, shinare na agad sa atin. Okay? So, hindi po niya pinalampas, lalo ng ating mahal na presidente, na hindi matikman. Hindi ito kinakain, ha? Ibig sabihin ko lang. Matikman ng ating mga dealers yung pong negosyo na ito kasi ganun po kaganda talaga. Alright? And, ang vision po is to ensure beauty from the skin up
F. Murray & Co. includes a wide range of products that do not only generate you a flawless finish, but a long-term healthy relationship with your skin. Ang ganda, di ba? Para ka lang nasa mall. Di ba? So, yun ang vision natin. Di ba? Long-term beauty. Ibig sabihin, hindi lang pang, alam mo yung mahilig ng Pilipino, yung pag magpa-party lang. Saka lang nagpapaganda. Pag pumapasok ni asawa galing trabaho, hindi man lang gamitin yung makeup. Dapat ganun, pag umuwi kami mga asawa, dapat sasalubungin nyo kami. Ganda talaga, ang sarap talagang umuwi araw-araw. Hindi yung pag-uwi mo, binibigyan na, abusangot dito, wala. Yung binibili nyo makeup pang inyo lang, alam yung panggalagala. Dapat yung sinusuot para nakikita talaga yan, okay? So yun yun. And the mission natin to be one of the instruments that will not just help boost the confidence of everyone, but will also influence them to look their best with or without makeup. Kasi yung pong mga makikita nyo mamaya, hindi lang siya makeup, pang everyday siya. Okay? So, ganun po kaganda yung ating mga products mamaya. And the core values yan, nakikita nyo naman yung innovation, yung integrity, yung teamwork, quality, and respect. Makikita nyo po na ginawa yung kumpanya, na ginawa itong F. Marie, na talagang may values. Hindi basta-basta magbenta ka lang ng makeup, no? Mag-selling ka lang dyan, di ba? Importante po, may mission and vision, tsaka may values po yung company. And ang ating po mga products, ito pong mga multi-cloud tint, ikita nyo naman, Golden Hour Tint, beyond brows. Ay, ito yun, yung brows, yung walang kamatayang ano to. Di ba yung Kilay is Life, yun ba yun? Tama? Ito eh, hindi pwede kayong lumabas mga babae na talagang hindi nakaayos yan. Parang hindi ka mapakali ng pagtabi ngayong gumanon, di ba? Paano ba yun? Wala akong ano sulat dito eh. Pero kung may ito drawing ko, di ba? Pag umiidad daw, nababawasan yan. Pero ngayon ko lang na-age ko na ganito kasi I'm 18. Okay? Lalo na sumama yung tingin sa akin niya, oh. 18? Oh, kasi naka-F marito. Hindi lang alata. Oh, di ba? Alright. So, yan ang mga pwede niyong makita. And ito yung ating isa sa products, Multi-Cloud Tint. It's a multi-use cream. Multi-use cream, okay? That you can use on your eyelids, sa mata, sa cheeks, and lips. All in one. Hindi yung bubunutin kang isa dito para sa kilay, may man akong pombo. Alam mo yung pombo? Ginagamit ng lola ko yun nung araw, pombo, yung bilog. Alam niyo ba yun? Panbo yun na nga. Haha! Alam niya. Ibig sabihin, inabot. Sabi ng lola ko, bumili ka ng refill. Anong refill? May nabibiling refill nun. Ngayon, mga kapatid, palakpakan ninyo. Dahil nandito na ang all-in-one na multi-cloud tint. Tanggalin na yung mga panbo na yan, alright? Multi-cloud tint na talaga tayo, okay? And syempre, nakikita nyo yung FDA certifications. Wala po tayong product na ilalabas dito na wala pong certification ni Food and Drugs Administration. Okay? And Golden Hour. Oh, ito na naman. Oh, ano na naman to? It comes in 5 shades: milk, cream, dawn, cookie, and honey. Oh, di ba? Honey-honey ka na dyan. Oh, so gaganda. Actually, meron pong presentation. Oh, makikita niyo naman po yung mga products nito, lalo na sa online natin. But pinapakita lang po natin kung ano yung meron. And lahat yan may FDA. Tapos meron tayong Beyond Brows para po sa kilay. Yung parang kilay ni Chucky. Kahapon nakakita ako ng ganong kilay dito eh. Ano yan? Talagang yung alam mo yun, nakaganong-ganon yung kilay niya. Oh, talagang kailangan pala nun. So may Beyond Brows na may 3 shades, graphite, dark brown, and light brown. Kailangan pala kilay and pilik mata is life. Para daw pag, di ba, pag may client kayo, good morning. Ano kaya inaano-ano nun? Di ba? Di ba? Magandang tingnan. Alright? And, syempre kasama dito ito. Pag kayo po, ay nag-avail ng ating system na to. Itong buong-buong to. Meron ka mga makeup at meron ka remittance, may bills payment, e-loading, insurance, ticketing, travel and tours, and online shop. Lahat yan, palakpakan ninyo, makukuha ninyo. Gaganda ka na, magninegosyo ka pa, online shop ka pa, lahat ka na. O, siyempre haharap ka sa camera, sa Zoom. O, di ba? Pagharap mo doon, dapat ka-multi-cloud yan, nakabanat-banatin mo lahat yan, lagyan mo ng mga F. Marie yan, di ba? O, tapos may services ka pa. O, yun ang maganda dyan. And benefits and advantages of one-stop shop, yung pong fast ROI natin, business,
One time and low capital investment. Actually, yung pinaka gusto ko dito, no, yung free trainings and seminars. How you will become wealthy. Okay? Sino pong gusto maging wealthy? Itaas mo, i-claim mo. Because nakikinig siya. Nakikinig yun. Pero pag hindi mo sinasabi, kahit makinig si Lord, tong anak ko na to. Tinatanong ng speaker, sino gustong yumaman, sino maging wealthy, siya naman. Totoo ba yun? Eh, may Lord. May divine providence na tinatawag. May blessing po, may grace. Totoo yan, ha? Okay? And, yan, unlimited income. Sino gusto unlimited income? Diyos ko po, mangyayari sa company na to. Palakpakan nyo nga. Grabe po. So, pahagingan ko lang, no? Yung makukuha nyo po, yung F. Marie, no, na products and the services, isa po rito yung bills payment, may Meralco yan, may Beko yan. Familiar kayo dyan, di ba? Di ba? Ano ang pinaka nakakatakot na pangyayari sa buhay nyo? Yung makita mo yung envelope na nakasingit sa gate nyo. Tama? Galing saan? Galing sa kanya. Yung asawa mo nasa abroad, walang sulat. Yung Meralco, di mo naman mahal, nagpapadala buwan-buwan. Di ba? Kailangan bayaran. Tama? Yung mga OFW na nakikinig sa akin, kailangan bayaran. Alright? So, pag meron kang bills payment, you will be able to do business anytime, anywhere, 24/7 a day. 24/7 a month. Okay? Pwede mong gawin. Grabe po ang nagagawa ng tulong na itong bills payment na yan. And meron na yung remittance. Sino po sa inyo ang pamilyar na nagpapadala siya ng pera? Sino? Yung pong mga companies na to, Western Union, kilala? Cebuana, kilala? iRemit, GCash, Transfast. And this date, kami na po, nag-meeting kami ng ating mahal na presidente, kausap namin. Matatapos na po yung updates. Ang dami pong update sa system. Ang daming upgrade sa system. Nakakabaliw lahat ng pinagagawa po sa kumpanya na to. So kung ikaw po, bago ka pa lang, mag-join ka pa lang ngayon, magpatumpik-tumpik, mag-join ka na. So pwede ka mag-remittance kahit nasan ka na, hindi mo na problema ang pagpapadala at pagpapareceive ng pera. Because we have the remittance nakasama po sa package na to. And we have ticketing business. Sino po nakakita na ng eroplano, taas ang kamay? Nakarinig na ng ugong? Pumunta kang airport, maraming ugong doon. Grabe. Dito po sa company na to, meron kang 406 airlines. Nung nag-join ako 2016 dito sa company na to, alam nyo ilan? 118 lang. And now, palakpakan nyo, you have 400 plus airlines. Ang innovation, everyday, monthly, yearly, wala ka dinadagdag. Kung gusto mo lang marami kang accounts, go. Pero yung dagdagan mo, sabi mo sa company, gusto ko magdagdag para mag-innovate. Di na, hindi kailangan ng kumpanya natin. Magdadagdag siya sa ayaw at sa gusto mo at mamanahin mo lahat ng meron dito. Galing! Oh, ngayon nga po, may inaasikaso kami. I am receiving 155,000 po na cash, ipa-fund dito. Yung kapa-franchise lang kahapon, meron po siyang 9 PAX International na back and forth. Oh, nakakapangilabot. Kadyo-join lang. Kalalabas lang ng pera nung isang gabi. Ang kikitain niya today, 18,000. Kita mo yun? Maglalabas na naman ang bago. Alam mo kung taga saan? Cagayan de Oro. Ay, nako. Oh, e-loading. Sino po yung pamilyar sa cellphone? Taas ang kamay. Ay, yung mga online dyan. Anong ginagamit nyo pang load dyan? Ito. Kasama to. Pag hindi mo pamilyar, ikaw ang loading. O, kaya dapat familiar ka dito. O, di ba? O, yan sinasabi ko sa inyo. So, pwede po mag-load sa Smart, sa Globe, sa Sun. And right now po, we have an update sa system. Pinapaganda po itong mga to. Okay? Ang maganda po dyan, may Singtel. Yung international, o yung mga nandyan sa abroad. Alam nyo po bang pwede kayo mag-load sa Hong Kong kahit nandito kayo? Basta may training po tayo rito. Ang binibigay ko lang po na anong tag ito, and dinidiin ko lang. Ang ganda kasi nung sistema. Ang ganda po nung inyong franchise. Okay? And pwede po kayong magbenta ng insurance. Mantakin nyo, yung isa sa nanonood dyan, nagbebenta ng insurance, alam mo magkano? 1.5. Alam mo magkano sa system? 80. Nagbenta siya ng 10, magkano bumalik? 14,800.
isang linggo. Palakpakan nyo nga. Oh? Tingnan nyo, 1 year coverage. Oh, di ba? Meron pa tayo niyan, oh. CTPL insurance rates yan. Dito sa Malayan, meron po tayong accident, death, disablement, dismemberment. Basta ma-aksidente, nagkaputol-putol, natuluyan, pasok sa insurance natin. Kaya pag kayo nag-o-offer nito, isa lang ang tanong, gusto mo maging safe, mabuhay, kumuha ka ng insurance ko. Pag namatay, para masaya ang kamag-anak mo. Kasi pag namatay tayo, nang wala kang iniwan, ang iyak ng asawa mo, hangus talaga yan. Bakit? Ang daming bakit niyan. Bakit? Bakit ngayon pa? Enrollment na! Bakit? Puro bakit yon. Pero pag namatay ka, kasi meron tong 110,000 na makukuha ka eh. Doon sa FPG, 170,000. Pag namatay, tapos ginawa mong ano, beneficiary asawa mo, ang tanong yan, ba't iniwan mo ko pero salamat? Ah! Di ba ang saya? May salamat na part kasi may makiklaim eh. O magkapi kayo dyan kumari, o nga, ang bait nga ng kumpare mo eh, di ba? May ganun, di ba? O yan, alright? And, syempre, yan po yung ating mga services. And meron po tayong online shop. Nandun po sa system natin. If you have your own business, meron kang binibenta dyan, mga kumot, mga kung anik-anik, basta binibenta mo dyan, wag lang asawa mo, pwede mo ilagay dito, ha, sa online shop. And, you know, Unified po, when we started, konti lang. But now we have more than 600 to 1 million distributors nationwide, international. At kapag nilagay mo to sa online shop natin, pag nakita nila to na may binibenta ka mga suka-suka dyan, sinong una mong kliyente? Unified Dealers. Tama, palakpakan mo nga yan. Alright. So, abat malupit, mayroon pang siningit, upcoming services, Trivago in Palawan. But, don't quote me, sabi ko upcoming. This is under non-negotiations, okay? So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Mag-franchise ka lang dito, hintayin-hintayin mo na lang kung ano ilalagay. Ilalagay. Sige, mag-franchise tayo, di ba? Huwag mo nang ano, ipilit yung mga gusto mo dyan. Basta dito, mangyayari yan. And may promotional package tayo. O, doon sa mga hindi pa nagpa-franchise at ngayon lang magpa-franchise, meron kaming 8998 dito na business package, may mga make-up na kasama na yan. Tapos may tarpon, lalagay mo sa gate. Lagay mo sa gate. Makikita yung services mo. Tama? Tapos yung mga make-up mo, picturean mo sa Facebook. Kaysa ang ilalagay mo sa Facebook, buisit yung kumari ko. Diba? Yung ganon, yung mga comment mo sa Facebook, ang ilagay mo doon, isang F. Marie product, iganya mo, F. Marie. Mars, ano yan? Ah, makeup to, ang ganda nito. O, chat mo na, may benta ka na, diba? 25% discount on succeeding purchases. Free trainings po, unlimited yan. Sales kit and brochure, lahat po ng services and yung products po natin. Ang maganda po dyan sa products natin, meron ka po pong almost 20,000 worth na return. Pagkalabas mo nito, babalik agad. Gusto? Gusto? Okay. Now, ano yung maganda? 80% working smart, not working hard. Because yung diniscuss ko po sa inyo kanina, ito po ay yung parang, alam mo yung sa employment, may sahod ka eh. No? Meron may dumadaan sa yung active income. Okay. And lahat po kami nang galing po sa pagkakaroon ng active income. But do you know how to work? Or do you know how to earn money while you sleep? Sino pong nakakaalam paano kumita ng pera na tulog siya? Meron dun sa Caloocan ganun. Nakahiga lang siya. 3 buwan na. Kada sakla meron siya. Alam mo yung kabaong na hindi pa iburul-burul? Ano, earning money while he sleeps yun. 3 buwan na siyang patay dun. Pinaglalamay yan. Hindi, joke lang. Kidding aside. Guys, kung may pagkakataon nakikita po tayo ng pera at aasenso tayo na smart way at may sistema, ito po yun. Okay? So, ang pinagsasabi ko po rito, kailangan lang po na endorse mo yung product mo. You need to endorse your product. Paano? I-post mo nga. At dun, huwag ka magpilit-pilit. Huwag kang pilit ng pilit na Mars, gusto mo ba na negosyo, ganyan-ganyan, bla bla bla. I-post mo. Pag nag-post ka, may magtatanong wala. Ano, pag nagtanong ng papano yan, anong gagawin mo? Ay, akin lang to, ganun ka ba?
Share your blessing because sharing is caring. Oh, additional benefits lang po to, ha? Hindi ko kayo pinipili lahat, yung mga nasa online. Pero kung gusto mong umasenso, gawin mo to. Napakasimple. Okay? Anong gagawin mo? This is you. Magkakaroon ka ng account. Di ba, may FMARI ka na, meron ka ng bills payment and all. O student, like the student. O ito, o malalaman nila, uy, meron ka pala ng booking-booking na yan. Paano yung ganda naman yan, di ba? O a student, syempre, gagraduate. Ito na yung business ko ngayon eh. O may business ka na, estudyante ka pa lang, paano yan? O ang gagawin mo, iset mo siya na schedule, paupuin mo dito sa office. Ako ang magngangawa, hindi ikaw. 10% lang ang trabaho mo, 90% sa akin. Pag nag-join yan, meron kang 1,000. Gusto mo? O kahit sa online. Marami kaming international na kausap. Pinapaano lang sa Zoom, di maintindihan ko ano yung pagkakanoon. Ay, kikita yun. Oo, magjo-join, magpapadala yan. Pag nagpadala yan, yung nag-direct, syempre, kung friend A mo to, may 1,000 ka. Friend B mo, may 1,000 ka. Unlimited direct referral po yan, no? Example, 10 FB friends mo avail the business, 1,000 times 10 is 10,000. Free fund. Libreng pondo. Kasi once you avail the system, kailangan mong pondoan para magamit mo yung services. Eh wala kang ang pampondo kasi ang pera mo lang 19,000. Oh, wag kang magpilit mag-share. Just post your business because that's what you call marketing. O, di ba? Marketing, kabao nga, may na-marketing eh. Yan pang magaganda, di ba? Okay, i-market na niyo yan. Tama-tama? O, galaw-galaw, baka ma-stroke ka na. Kita na po ako ng mga tarasir. Ha? Sa Bohol lang akala ko yan. Dito meron din nakaganyan, no? Hindi siya gumagalaw kahit anong gawin mo. Kahit ganun gunanin mo yung mata, oh. Tarasir yun. O, tinan mo yung katabi mo. O, yan. Alright? So, additional benefit pa rin natin yung ikaw yan, magbubuo tayo ng group mo. Kasi we need to build a group. Merong group sa church. Merong group sa work. Merong FB group. Merong group of friends. Pero merong group na bubuuin ka para makuha mo yung pangarap mo. Yung sinasabi nating lifestyle. Okay? Sa tingin nyo, may yumayaman mag-isa? Sinong kilala nyong yumaman mag-isa? Taas ang kamay. Sasama ako sa kanya. Pero sinong kilala nyong mayaman na maraming kumpanya? O, kita mo na, nakapasok ka na ng SM, ano? Sabi ko, nakilala niya si Henry C. SM, di ba? Marami. Sino may-ari? Si Henry C. Anong pinakamalupit niyan? Siya ba nagtatrabaho? Hindi. Siya ba nagbubukas ng pinto sa'yo? Hindi. Ang malupit na nauuntog ka pa nga sa pinto niyan, di ba? Sobrang kinis. Excited ka mag-SM, bugug. Di ba? So, excited ka mag-mall. Di ba? So, gagawa tayo ng group. This is you. This is your friend A, this is your friend B. Maghahanap ka lang ng tamang tao. If you want the opportunity, ha? Ulitin ko, if you want the opportunity, hanap ka ng tamang tao. And then yung friend A mo, syempre, magkakaroon ka ng indirect dyan kapag siya naman ang nagpasali. Malinaw, malinaw? Malinaw! Pag siya naman nagpasali, siya naman ang may 1,000, ikaw naman may 60 pesos ka. Okay na yon, kasi ang 60 pesos, hindi mo napupulot yan. Ang tawag dyan, indirect referral. Okay? So, ang indirect referral mo, you can earn as much as 120,000 pesos. Totoo yan, nangyayari yan. Okay? Pinakamalupit po dyan, sa indirect referral na yan, minsan yan na yung panload namin o madalas, yan na po yung pambayad-bayad, 60 pesos. Eh wala na po ako sa trabaho ko, nung natanggal ako sa trabaho ko, nung awul ako, dahil sa ginagawa ko ngayon, wala ako nakuha eh. Pinagbabayad pa ako ng danyos, kasi daw iniwan ko yung boss ko. Iniwan na kita, pinagbabayad mo pa ako. Diba? Buti pa yung partner ko, napakinabangan ako bago ako iniwan. Ikaw, hindi kita napakinabangan. Tama, mali? Mali eh. Sakit nun, ha? Oh. Left and right, ang usapan lang natin dito, pag nakabuo ka ng group, imagine, it kayo. Meron kang 500 sa left, meron kang 1,000 sa right. May 1,500 yun kada pares. One left, one right, 1,500. Pag nakita ng system na may left and right, 1,500. Pero dito po sa FMARI, 1,700. Palakpakan po natin yan. Grabe. Pag nakasampu ka na mahilig mag-makeup, 1,700 times 10, 17,000 ang pwede mong kitain. Isang kaliwa, isang kanan. Isang kaliwa, isang kanan. At pag yung grupo mo,
hindi na mapigilang imarites yung negosyo mo, hindi mo sila mapipigilan kahit anong gawin mo. Magmamarites. Ganda ng business ko, nagmamarites sa left, nagmamarites sa right. Pag pumaris dito, 1-7. Pag mayroon na naman dito sa Davao, 1-7. Pag mayroon na naman sa Hong Kong, 1-7. 1-7, 1-7, 1-7, 1-7, 1-7, 1-7, 1-7, 1-7, 1-7. Ganun siya. Kaya nakakabaliw po talaga itong negosyo na to, guys. Okay? So guys, dito, pwede ka talaga magkaroon dito ng mga bagay na hindi mo nakukuha sa buhay mo. So, safety net po natin is 60 pairs per day. Safety net, ibig sabihin yun lang ang pwedeng pumasok sa iyo per day. 60 sa left, 60 sa right. Okay, ang maganda po dito, 102,000 po yan per day. Pwede? Kumikita ka ng 102,000. 100,000 isang araw kumikita ka ng ganun. Masisira ulo mo. Tama? Grabe talaga. So, potential income natin. Kayang bumili ng gusto mo. 3.60 million a month. May kilala po kami under multi-level leverage marketing po na talagang mga bago pa po ako nag-start sa ganitong business, kumikita po ng ganyan. Diyos ko Lord, bulul, drop out sa school. Tagatondo, kumikita po ng halos 3 million. At dito po sa ating company, may kumikita po ng ganito, 60-60. Okay? At sales match bonus. Nakakabaliw po talaga yung negosyo. Mabibili mo talaga pangarap mo. At ito yung pinakamalupit na to. Okay? Meron po tayong indirect referral. Ang malupit sa indirect referral, ang pinag-uusapan, di ba ikaw to? Malinaw? Di ba? Ito yung grupo mo. Pag ba sila nag-join, mapipigilan mong hindi mag-book? Pag ba yan magbabayad ng bills, pagkagalitan mo? Ha, sabi mo, wag ka mag-book, tsaka magbabayad ng bills, tsaka mag-i-insurance, baka kumita ako. Pwede ba yun? Alam mo, hindi mo namamalayan. Dumami sila sa left, dumami sila sa right. Imagine, ito na lang. On your third month, may 100 ka na tao dito sa left. Nagbubook sila ng paisa-isang ticket. Isang buwan. 100 times 10. 1,000. Galing, perfect. Tama ba yan? Tingnan nyo kayo, hindi kayo sumasagot. Lahat kayo, 5 kayo sa mat, lahat na. Oh, pare-pareho tayo. Isipin nyo to. 1,000 kasi ang sabi dito ang indirect o ang ano po dito ang tag to residual income po ng pag nag-book ng ticket 10. Isang daan na nag-book. 1,000 isang buwan meron ka daig mo pa yung nag-SSS. Kasi po kami walang ginagawa every month may 4,000, may 5,000, may 3,000 ang SSS po pinakamababa 3,500. But you will wait your maturity at the age of 60. Yes. I am 39 this month, this coming month. Pero ginagawa ko po ang Unified 6 years pa lang. Hindi ko na kailangan maghintay at pag umabot ako ng 50, hindi lang po, hindi lang 3,000 yan. Mapapatunayan po yan talaga maganda itong negosyo na to. Kaya pagkatas ko po rito mamaya may poging magsasalita, isishare po ninyo sa yung beauty ng ating business, okay? Pero ngayon po, yan pong bills payment piso, yung remittance 50 cents, yung insurance 50 cents, hanggang piso, yung domestic ticket 10 pesos, international ticket 25. Nakakabaliw ito talaga, okay? Kasi grabe talaga. Meron kaming tinuturuan dito, bago-bago lang, makikita nyo yung power ng leverage marketing, power ng residual income. Walang alam, zero knowledge, pero grabe po. Papakitain natin yung mga bago natin ngayon. So, guys, ang maganda po rito, sa stick nito, diba? O yan, op, on, o. So, ito, okay, thank you. Alright? Pero, ito yung pinakamaganda rito. Ang bilis ng presentation, tama? Yes! Nakuha nyo, kuha nyo? Sino pong gustong kumita, yumaman, taas ang kamay? Pinagsama ko, di ba? Sino yung gustong yumaman lang? Yung yumaman lang, sino? Sino gustong kumita lang? Sino gustong yumaman? Lahat. Guys, a little bit of sharing. This is the concept of the company.
Meron po kami mga produktong pinakita sa inyo, pero kahit anong produktong ibenta ninyo, pag hindi papunta sa pagyaman, hindi kakikita na malaki. Kasi nung araw po, ako yung natuturin mag-bahay-bahay, house to house. Pabango? Ganito rin porma ko, kaya lang may dala akong malaking bag. Pag binuksan mo yung pabango, lalapit lahat na Marites. Ang malupit doon sa Marites na hindi bibili, magsasama rin ang hindi bibili. Uubusin na yung pabango. Okay. Ang kumikita lang doon, alam mo, yung kumpanya. Walang sistema ang ganito. Dito, aarali mo lang yung business. I-share mo. Kagaya po nung ginawa namin. And then, hindi ka forever na mag-aaral dito. Kasi after mo mag-aaral, you learn the business, dun ka magpo-provide ng learning, and dun ka magkakaroon ng experience. Pag na-experience mo to 3 months to 6 months from now, makikita mo yung resulta kagaya po ng ginawa namin. Binaba ko lang yung pride ko dahil pagpakitaan mo ko lang ganito, nung panahon po na hindi ko to alam, tatakbuhan kita. Kasi baka networking, baka scam yan, baka kung ano-ano yan. Tama, mali. Sipin niyo po sa crowd natin ngayon, hindi lang po tambay ang nandito. Meron po mga negosyante na nakaupo dito ngayon sa crowd. Hindi lang simpleng negosyante. Talaga pong matatagal na nagninegosyo. Pero, para po makita ninyo yung sinasabi ko at para madugtungan, gusto ko po sana, para matapos po yung agam-agam sa isipan po ninyo, ano po itong pinresent namin na F-Marie na to, para po sa pagkita at pagyaman at pag-asenso, gusto ko po marinig ninyo ang isa sa tao na talagang sa ngayon po ay sinusunda namin yung footsteps. Bakit? Dati lang po siyang OFW. At sa pagiging OFW, maganda naman ang kita. Pero ngayon, napakasimpleng tao. Although pogi na siya, pero yung kapugian niya, dugtungan pa natin ang simple. Pero habang naglalakad po siya, nangangamoy million po itong tao na to. Gusto niyo ba makausap ang isa sa mga taong ngayon po ay nagtitrain ng mga dealers namin paano po kumita ng malaki? Sino ko sa taas ang kamay? Pero bago po natin tawagin yung ating pong speaker, because, oh yes, our speaker is a blogger also. Meron po siyang YouTube. Pwede niyo pong i-like-like, kasama na po yung akin. Okay, promote natin yan. Kailangan may traditional clapping tayo. May mga guests pa po ba dito? Kasi kanina biglang dumami kayo, kanina, konti lang eh. Sino po yung mga first timer? Taas ang kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang dami naman pala talaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alright. Doon po sa mga first-timer, are you ready? Okay, ngayon lang to, pagbigyan nyo na ako ha, I will sound corny and you will do corny, pero kikita ka na malaki. Gusto nyo bang corny pero malaki kita? O balikan na lang sa buhay mo, 15 mil isang buwan. Ay, ayaw. Okay, so ganito yung corny. Papalakpak po tayo, palakpak! Palakpak nang mahirap. Tuturuan ko kayong pumalakpak and welcome natin ang million-million talaga yung speaker, okay? Alright. So ganito po, pag tinawag yung speaker, papalakpak tayo ng 1 million, kasabay po ng padjak at may hu. Isa, hu. Dalawa, hu, hu. Tatlo, hu, hu, hu. Oh, practice, 1 million. Sabaw. Okay. Ulit. Kasi kailangan may energy. Mag-ingay kayo para yung mga masasamang espiritu mawala sa tabi mo. Pag yung katabi mo nawala dahil naingayan, hindi sa masamang espiritu, nag-CR yan. Okay, kaya nawala. Alright? Kasi naniniwala kami na pag nag-iingay sa pungsuy, nawawala yung mga bad elements, mga spirit. Kung gusto mong bumata, mag-ingay ka. Lagi na nakakunot-kunot na umu dyan. Okay? Para sa ating speaker, 1 million! Yung padjak, nawala. 1 million. Anon, yung mga nasa online. Hindi ko marinig. Okay. O, dito muna tayo. O, dito muna tayo sa left, sa right. 1 million. Lukas. Dito, 1 million. Lahat-lahat, ha? Sabay-sabay dito sa kaliwa, ha? 1 million. Okay. Lahat, 1 million. 2. 3 million. Thank you. Yun ang gusto kong welcome kanina. Nangaano ko. Sir. Alright, sige. Okay na, welcome na natin ha. Alrighty na ha. Pag kumurap ka, di mo malalaman yung pagyaman ha. Huwag kang kukurap. Tarsir lang ha, tarsir. Pagpasok, ganun ha. Ballpen? Okay. Pag tinanong, sasagot ha.
Mahalang oras nito sa labas. 1.5 isang tao to. Pagbabayarin ko kayo. Sige. Alright. Para sa speaker natin, 1 million! 2 million! 3 million! At milyon-milyon palakpak. Tayo po tayo lahat. Giving a lot, Sir Paul Ong! Ayan, hello, good morning! Okay lang ba bigyan natin ng milyong-milyong palakpak si Sir Chad? Ayan, grabe. Nagulat ba kayo ang bilis? Tama? Nung nagulat ako, grabe, patapos na si Sir Chad. Meron ba dito mga first time po? Ayan, mga hindi pa po member ng Unified? Okay lang ba pakitaas? Ayan, okay lang ba palakpakan natin si Ma'am tsaka si Sir? Ayan, so Ma'am, Sir, sino po yung nag-invite sa inyo? Ayun, si Ma'am, yung may salarin sa likod, palakpakan din natin. No, so, aside kina Ma'am tsaka si Sir, meron pa ba yung mga first time, hindi pa, sino yun? Si Ma'am. Ito po, si Ma'am. Ito, si Ma'am yung nagbibidyo. Ma'am, hindi ka pa member? Ang ngayon pa lang palakpakan natin si Ma'am, nag-avail na. Ayan, so, syempre, alam naman nating lahat, today is holiday. Tama ho ba? So, kahit holiday, kumbaga sabay-sabay tayo maghasik, di ba, nung negosyo natin sa ibang tao. Ayan, so once again, papakilala po muna ako. Pangalan ko po is Paul Ong. Ayan, so grabe, no, grabe yung introduction ni Sir Chad. Tama ba? Sabi niya, ano bang sabi niya? Pogi, mabango, mayaman. Ano na lang yung kulang? Ayan, mamaya ribulto na yung labas, di ba? De, joke lang. Tao po tayo, tao. De, siyempre, kumbaga, lahat po tayo dito is, alam ko, andito tayo ngayong araw na to. Umuupo tayo dyan, katulad ni na Ma'am tsaka ni Sir. It's because naghahanap po tayo ng opportunity. Tama ho mali? Opportunity para saan? Siyempre po, para madagdagan po yung income natin. Tama ho ba? So magbibigay lang siguro ako ng konting background lang din sa sarili ko. And paano ko din nakita ba yung negosyo na to? At ano ba yung nagandahan ko dito? Tama ho ba? So ako po is tubong Iloilo po ako. Ayan, in short po, Ilonggo. May kasabihan po sa amin, basta Ilonggo daw guwapo. Naniniwala ba kayo doon? Sabi, ayan, palakpak tayo. Kailan may kumontra? Sa, pwede. Ano yung pwede? Hindi pwedeng oo, pwede, pwede. Parang ano yung pwede? Parang napilitan eh, no? Oo, pwede, hindi. Ano to laro? De, joke lang. So, syempre, sabi nga doon sa amin, kami po yung mga Ilonggo kasi, kami po yung mga tipong tao na, alam mo yung kahit galit, malambing pa din. Tama ba? Alam mo yung tipo na pag nagsalita kami, kasi yung Ilo, ito po, konting trivia lang po, yung Iloilo kasi, City of Love. Ayan. So, mapagmahal po kami. Ayan. Meron ba ditong gustong magmahal din? De, joke lang. No, so, kami po yung City of Love. Alam mo yung malambing. Minsan, kahit nag-aaway na, papatayin kita. Alam mo yung parang I love you lang yung dating. Tama ho ba? No, so, kumbaga doon po ako lumaki. Tama ho. And, syempre, kumbaga ako naman, galing kami sa family ng mga Chinese. Meron bang in-check katulad ko dito? Ayan. Sina ma'am, may lahi ba kayong Chinese ma'am? Japanese, Korean? Wala po. Ayan. Parang instant noodles na yung labas mamaya. Eh, no? So, galing po kami sa family nung Chinese. Siyempre, mostly naiisip natin, pag in-check talaga negosyante. Mostly naiisip natin, pag in-check yan, kahit papano, may pera, mayaman. Tama ho ba? Which is aside naman namin sa family namin, totoo naman po yun. Hindi man kami ganun ka sobrang yaman, pero alam mo yun, yung pamilya namin komportable. Tama ba? Yung lolo ko po, galing talaga nung China. Tama? Kabarkada ni Henry C. Ma'am. Kilala niyo si Henry C.? Ayan, pumunta sila nung Pilipinas, ma'am, nagnegosyo. Sila po yung nagkalat ng mga angkayang daming in-check ngayon dito. Tama o mali? Isa na ho ako doon. So, alam mo yung lolo ko, pure Chinese talaga yon 100% pumunta nung Pilipinas, nagnegosyo. Tama. So, syempre, nakapangasawa nung Pinay. Tama ba yung tatay ko, nakapangasawa nung Pinay. Kaya ako po, 1/4 Chinese na lang. Ibig sabihin, Chinese na hilaw ika nga kung naririnig natin sa labas. Tama ho ba? No, so although okay po yung buhay namin dati, may mga negosyo po yung parents ko. Tama ho ba? Hindi makami, yun nga sabi ko, hindi makami ganun ka sobrang-sobrang yaman katulad ni na Henry C. Pero alam yung tipo na lahat ng kailangan namin, lahat ng gusto naming hingin sa parents namin, kaya po nilang ibigay, sir. Di ba? Hihingi kaming ganito, ganyan. Kaya nilang i-provide. No, kaya lang syempre sa buhay pala natin, alam yung pag may dumating pala na isang emergency, pag may dumating pala na isang sitwasyon na hindi ho natin inaasahan, is talagang mazizero ho talaga tayo.
No, kasi 16 years ago po, yung tatay po namin nagkasakit ho siya nung cancer. Tama ho ba? Napakamurang sakit, ma'am. Tama? No, so imaginein mo, pag tinamaan ka pala nung sakit na yon, tama ho ba? Swerte ka kung may pera ka. Tama, pero pag wala ka hong pera, kawawa ka ho talaga. Kasi imaginein mo, kahit okay po yung paglagay natin financial stability ng family namin, pero 9 months po kasing na ICU, yung father ho namin. 3 beses ho siyang na chemotherapy. And syempre, kumbaga after 9 months ho, namatay ho siya. Tama. So kami naman, syempre, alam mo yun yung sitwasyon na galing doon sa komportableng buhay ho na meron ho kami, after 9 months ho, nangungupahan na lang kami ng bahay. Tama ho ba? Ang saya ho. Correct. No, so ako naman, syempre, bilang bata, naalala ko during that time, ito okay lang pa, kwentuhan lang muna. Kasi holiday naman ho ngayon, wala kayong gagawin sa labas. Tama ho ba? No, so, syempre, 16 years ago, alam yun, siguro 14, 15 pa lang ako that time, so alam nyo na, 22 na ako. Tama? Oo daw, sabi ni ma'am. De, joke lang. No, so alam mo yun, syempre, bilang bata, hindi ko naman sinisisi yung tatay ko, syempre, bakit siya nagkasakit. Hindi ko naman sinisisi, syempre, yung nanay ko din, di ba? Lalong-lalo na, hindi ko naman sinisisi si God. Bakit nangyari sa amin yun? Yung tanging iniisip ko lang ho that time, ano ba yung pwede kong gawin? Ano ba yung pwede kong maitulong sa family namin para mabalik ho yung sitwasyon namin sa dati? Tama ho ba? Na, syempre, kumbaga bilang bata, alam yun, lahat tayo nag-aral ng mabuti. Correct? Yung nanay ho namin, kung may mga nanay mo na nandito, yung nanay ho namin, never niya hong naranasang magtrabaho buong buhay niya, nung buhay pa ma'am yung tatay namin. Bakit? Kasi 18 years old pa lang siya, kinasal na ho sila nung tatay namin. Eh yung tatay namin, sir, mayabang. Bakit? Kasi nung kinasal sila, sabi lang nung tatay ko sa nanay namin, sabi niya, ma'am, wag na wag kang magtatrabaho. Sabi niya sa nanay namin. Tapos, yung trabaho mo lang, alagaan mo lang yung mga anak natin at paligayahin mo lang ako. Oh, di ba sir, ang yabang nung tatay namin. Correct? So, ibig sabihin, nung namatay ho yung father namin, wala talagang ka-experience ho sa trabaho yung nanay namin. Kaya lang, ma'am, naiwanan ho siya nung 4 na malulusog na anak. Tama ho ba? Eh, syempre, nangungupahan pa kami. So, wala ho siyang choice. Kailangan niyang kumayod, kailangan niyang benta-benta ng kung ano-ano, para lang ho mataguyod kami. So, to cut the long story short, kumbaga, doon ko ho nakita yung reality, gaano ka-importante kumita ng pera. Tama ho ba? Gaano ka-importante na yung perang kinikita natin, dapat hindi lang ho sapat. Dapat laging more than sa sapat pa. Tama ho mali. So kaya ako, naging working student ho ako. Alam yun, only to think na pag-graduate ko, yun na ho yung chance ko. Only to think na pag-graduate ko, may diploma na ako, yun na po yung opportunity ko para makuha ho yung mga pangarap ko sa buhay. Tama ho ba? Sa mga graduate ho na andito, nakuha na ba natin yung mga pangarap natin? Sir? Diba? Karamihan sa mga tao, hindi pa. No? Kaya ako, alam mo yun, syempre after I graduate, ito, bilisan ko lang yung kwento, nagtrabaho ako, na alam yun, sabi ko, hindi okay lang yan kahit maliit yung sweldo. Tama ba? Kasi imagine mo sa panahon natin ngayon, ang dami hong empleyado sa labas, karamihan dyan yung trabaho nila, hindi related sa course nila. Karamihan dyan yung trabaho nila, hindi naman talaga nila gusto. Kaya lang wala ho silang choice, ginagrab nila para lang ho kumita ng pera. Tama. So ganun din po ako during that time na alam yun, di Paul, okay lang yan. Kasi ang tawag dyan, stepping stone. Tama ho ba? Paggagalingan ko sa work, di ba, pagsisipagan ko, alam mo yun, pag nag-exert ako ng mas maraming effort pa, later on, mapopromote din ako. Later on, mas kikita ho ako ng dihamak na mas malaki. Tama ba? Ito yung good news. Ma'am, doon sa amin sa Iloilo, di ba, after ko mag-graduate, nagtrabaho ako bilang manager. Oh, di ba, ang gandang posisyon. Tama ho ba? Pero yung income mo hindi maganda. Tama? Kasi aminin man natin or sa hindi, basta nasa Pilipinas ka, kahit gaano kaganda yung posisyon natin, yung income talaga, tama ba? Kulang na kulang ho talaga. No, so alam mo yun, nag-manager ako, 5 years ho akong nagtrabaho doon, 3 beses po akong na-promote. Diba? Kasi sinipagan ko eh. Alam mo yun, ako yung tipong empleyado na sa sobrang sipag ko, kahit hindi ko trabaho, gagawin ko. Kahit hindi pa inuutos nung boss namin, ginagawa ko na. Kasi bakit? Gusto ko kasi magpakitang gilas. Tama ho ba? Meron ba ditong ganun din? Diba pag empleyado ka, hindi gusto kong ma-promote kasi. Gusto kong tumaas yung income. Tama ba? Gusto kong umakyat ng ladder. O, oh, di ba? May ano yun eh. May ladder yun eh. Correct? So, 3 beses so akong na-promote. Ang good news ito. Tama, yung dinagdag lang sa sweldo ko, 1,000, 1,500, 2,000. Halos di ho bayad dun sa
ano, sa effort, sa pagod. Tama ho mali. And syempre, sabi ko, kumbaga alam mo yun, bata pa lang talaga ako, dreamer na din ho talaga ako. Saan ko po nakita yun? Sa tatay ho namin. Na alam mo yun, nag-umpisa din sila. Nag-umpisa din siya nung lolo namin, na alam mo yung walang-wala. Nagnegosyo, nagkapera, eventually yumaman. Tama ho ba? So doon ko nakita sa kanya na posible talaga, pag nangarap ka, posible kang yayaman. Tama? So alam mo yun, during that time, hanap ako nung hanap ng opportunity. Alam mo yun, isa sa mga naiisip ko ho, mag-abroad. Correct? Meron ba dito OFW? Ayan, palakpakan natin yung mga buhay na bayani. Siyempre, ma'am, saan ka galing, ma'am? Saan po? Sa Canada si ma'am. Ma'am, kayo po. UAE. Si ma'am yun yung isa, no? OFW? Saudi Arabia, palakpakan natin ulit. So, iba-iba, Middle East, tsaka Canada si ma'am. No? So, kumbaga, isa sa mga naiisip ko ho, na para kumita ho ako nung malaki, is pag-a-abroad ho talaga. Bakit? Kasi marami ho akong nakikitang mga kabatch ko, kaklase ko, na alam mo yun, after mag-graduate, na after naming mag-graduate, nag-abroad agad sila at gumanda ho yung buhay nila. Ang dami ko hong, alam mo yun, relatives, kamag-anak, na yung iba seaman, yung iba nasa abroad din, na alam mo yun, nakapagpatayo ng bahay, nakabali ng sariling kotse. So, gumanda talaga yung buhay. So, last 2017, nakaroon ho ako ng chance na alam mo yun, kumbaga, pumunta ho sa bansang Singapore. Correct? So, naging OFW po ako last 2017. Only to think na yung, kumbaga yung iniisip ko, na yung pagiging OFW, yun po yung sagot, sir. Only to think na iniisip ko, yung pagiging OFW, yun na din yung, kumbaga, makakapagbigay ng pangarap ko. Tama ba, ma'am? Yun din ba yung iniisip natin dati? Na imaginein mo, pag OFW ka, di ba, bago ka pa umalis ng Pilipinas, grabe, excited ka. Kasi bakit? Feeling natin yung pangarap natin, matutupad na natin. Tama, makapunta ka na nung abroad. Pero nung nasa abroad ka na, ito yung malupit. Di ba, iba na yung pangarap mo. Kailan kaya ako makakauwi ng Pilipinas? Di ba, baliktad na yung, tama ba ma'am? Nakarelate ba? Di ba, na halos karamihan sa mga OFW, wala ho silang ibang pangarap. Di ba, kundi umuwi ho dito sa bansa ho natin. Correct? So ako naman, although syempre, Singapore ho yun, okay naman yung trabaho ko, kumikita po ako more than 6 digits per month doon. Pero sabi ko lang sa sarili ko, hindi ho yun yung gusto kong buhay. Hindi ko gustong tumanda, di ba? Katulad nung nakikita nating ibang OFW, 10 years, 15 years, more than 20 years na yung iba sa abroad, until now, andun pa din ho sila nagtatrabaho. Tama ho mali. Na imaginein mo, pag-uwi ng Pilipinas, anong laging ginagawa ng mga OFW? Libre dito, libre doon. Tama ho ba? Pagbalik sa abroad, tipid dito, tipid doon. O, di ba? Bakit? Kasi gusto nating i-please yung mga kamag-anak natin. Tama. Kaya to end up, after 15 years, 20 years, wala pa din ho silang ipon. Tama ho mali. Kaya sabi ko sa sarili ko, di dapat ako tumagal. Ma'am, ito yung nakakalungkot. Kasi imaginein mo, during my stay sa pagiging OFW ho, ang dami ko hong nakakausap na OFW din. Tama. Marami akong nakakausap na pare-pareho lagi yung... Ay, sige ma'am, upo tayo. Yan, gusto ni ma'am sa harap. Palakpakan nga natin sina ma'am. Ayan. So, mas maganda ma'am nasa harap. Kasi pag natalsikan ka nung laway, yan, ikaw yung unang yayaman. Ayan. So, alam mo yun, pare-pareho lagi yung tanong ko sa kanila. Sabi ko, ma'am, sir, kailan mo planong umuwi ng Pilipinas? Diba? Kasi bakit? Gusto kong malaman eh. Diba kung gano'n na sila katagal? Ito yung malupit. Kasi every time po, yung sagot nila, pare-pareho. Sabi nila, Sir Paul, hindi pa kami ready. Sabi nila, Sir Paul, kumbaga hindi pa kami handa. Correct? Sabi nila, Sir Paul, eh wala pa kasi kaming ipon. Tama ho ba? Imagine ninyo, for how many years ho, na tinrabaho nila, until now problema pa din ho nila, pera. Tama ho ba? Kaya guys, yung opportunity ho, na nakita natin ngayon, sa harapan natin, di ba? Imagine ninyo, ano yung in-explain kanina ni Sir Chad? Wala ho siyang ibang pinakita, kundi, ano to? Ano? Pangarap? Ano ba kayo? De joke lang. No, so imaginein mo, wala hong ibang pinakita si Sir Chad kanina, kundi yung isang opportunity na pwede hong magbigay sa atin nung pangarap natin. Okay lang ba palakpakan natin ulit yung company natin? Di ba? Kasi imaginein mo ah, di ba? Kung i-compare mo pagiging empleyado, although ako, I'm not against employment po, ah, kung meron man din until now nagtatrabaho ho dito. Kung i-compare mo employment versus pagbi-business, sino ba yung mga taong yumayaman? Empleyado or nagninegosyo?
nagninegosyo. Sino ba yung mga taong, alam mo yun, meron silang time freedom, nakakagala, kasama nila yung pamilya nila, empleyado, negosyante. Negosyante. Kaya doon ko naisip na guys, yung solusyon pala para makuha ho natin yung pangarap natin is pagbi-business. Tama? Pero karamihan pa din kasi ng mga tao until now, di ba? Ang dami ho dyan, open-minded na. Tama? Believe me or not, dumating sa atin yung pandemic. Ang daming nawala ng work. Tama? Ang daming OFW, kahit hindi nila gusto, pinauwi ng Pilipinas. Correct? Kaya nung pandemic, lalo na 2020, last year 2021, ang dami ho talagang naghanap ng negosyo. Tama ho ba? Kaya lang yung malupit ho dyan, wala ho silang idea. Tama? Wala silang knowledge kung ano ba yung magandang negosyo na pwede kong umpisahan. Tama ho ba? Imagine ninyo to. Yung in-explain sa atin ni Sir Chad kanina, makano ulit yung kapital? 18,998. Imagine mo sa 18,998 na to, ano ba yung ibabalik ng company sa'yo? Tama ho ba? Aside sa pangarap, bago tayo pupunta dun, ma'am, imaginein mo guys, nagkapital ka. Tama? Pero binalik niya sa'yo 20,000 worth of products. Ibig sabihin, ito lang yung kapital mo, pero yung binalik sa'yo, sobra-sobra pa. Tama ho mali? At aside pa dun, magagamit mo pa ngayon yung sekreto ng mga mayayaman. Alam nyo ba yung sekreto na yun? Hindi, kasi sekreto pa lang siya. Correct? So yung sekreto na yun, yung tinatawag na LOL. Ayan, so, sekreto nung mahirap yun, hindi sumusulat eh. Ayan, wait lang. Ayan, ito, pang mayaman na to. Ayan, kita na siya. So yung tinatawag, ma'am, na law of leverage, na ibig sabihin pala, kung gusto natin kumita ng malaki, lalo na ho sa pagbi-business, kailangan meron kang ginagamitan mo yung negosyo mo ng tinatawag na law of leverage. Correct? Pero karamihan kasi ng mga tao sa labas, alam mo yun, mas gusto pa din nila traditional business. Tama ba? Mas gusto nila yung SSS. Tama? Sari-sari store. Ma'am, believe me, 20 mil sari-sari store, kulang-kulang ho yan. Tama? Hindi pa kasama rep dito. Tama? E paano yung tauhan mo? Kukupitan ka pa. Tama ho ba? E paano pag nagbabakasyon ka? Dadalhin mo ba to? Di ba nasa Boracay ka, magbenta kang chichirya, shampoo. Tama ho mali. So wala kang income doon. Tama ho ba? Yung iba, lalo na to, pandemic time, ano yung nauuso? Ang dami hong nagtayo, milk tea. Tama ba? Pamurahan sila. Nung umpisa, nagbenta 100. Nakita nung katabi niya, sa kanya, 80 na lang. Nakita nung katabi, 60. Hanggang ngayon, 40, may mabibili ka ng milk tea. Tama, mali. Tama ba? So, ibig sabihin, nasa na yung mga taong nagnegosyo dito? For sure, lugi na ho yung mga yan. Tama ba? Eh, pag nagnegosyo ka nito, ma'am, payat 50 mil. Renta mo pa. Hindi naman pwede, 24 hours, ikaw yung tao dyan. Tama ho, mali. Ano pa ba yung ibang negosyong naiisip mo? Di ba, karamihan sa mga tao, yung iniisip natin, negosyong ganito. Ang malupit kasi nito, guys, yung mga concept na traditional business, wala ho siya kasi, alam mo yun, di mo mamamaximize yung law of leverage na tinatawag. Tama ho ba? Kailangan mo munang gumastos ng malaking pera. Correct? Para ka ho, kumita din ng malaki dito. Eh, ma'am, paano pag yung capital mo, 20 mil lang. Tama ba? So, ibig sabihin, sa pagnenegosyo, yung 20 mil, malaki-maliit. Maliit. Ang good news niyan, dito sa negosyo natin, sa maliit na kapital lang, pwede ka nang mag-start ng malaking negosyo. Palakpakan natin ulit yung F. Marie natin. No, so, imaginein mo. So, ito guys, meron ba dito ulit yung hindi member aside kina ma'am? Ito, ma'am, member na po. Lahat dito member na. Aso si ma'am lang yung hindi member. So, imaginein mo, dito, binalik sa'yo agad yung products. Tama ho ba? Aside dyan, meron kang e-services na tinatawag. Tama? Oh, di ba? Hindi ulit sumusulat, di ba? Ayan, so pasuyo na lang ulit nung andyan na ba? Ayan, okay na ba to? Yun. No, so dito, meron kang e-services. Na-imagine mo, yung e-services pa lang na to, nakasama sa negosyo natin, guys, believe me ho, million yung halaga sa labas. Tama? Bakit million? Ma'am, may bayad center ka. Tama? May remittance ka, may Western Union, Cebuana dyan. Di ba yung kinababaliwan ngayon ng lahat, yung GCash, tsaka Paymaya, ma'am, andito ho sa atin. Tama? Ano pa? Yung patok na patok ngayon, airline ticketing. Tama? Meron ba dito gustong mag-travel? Tama? Oh, lahat ba may perang pang-travel? Ah, yun lang. Tama? No, so dito, imaginein mo, guys, ngayon yung mga tao, wala na hong pakialam sa COVID. Tama ba? Lahat travel ng travel.
Tama ba? Kasi dalawang taon ho tayong di nakalabas. Correct? So dito, pag may airline ticketing ka, imagine mo guys, nakakatipid ka. Bakit? Hindi mo na kailangan mag-book sa labas. Alam naman natin, ang laki ho ng income dito. Tama ba? So dito, services alone, ma'am, million ho yan. Hindi mo na kailangan mag-franchise sa labas kasi dito ho, all in one na. Nakukuha po ba natin? May products ka, may services ka. Ito yung malupit. Tama, kasi dinagdagan pa ho nung MLM. Alam niyo po yung MLM? Hindi. Making lots of money. Tama. Gusto niyo ba yun? Yeah. Kasi dito sa negosyo ho natin, ma'am, ito tingnan niyo ah. Di ba? 8998. Ayaw ulit. Di ba? Pag nag-avail ka nung 8998, ikaw to. Di ba? So yung gagawin mo lang dito, i-share mo lang yung negosyo natin. Tama ho ba? Bakit mo kailangan i-share? Kasi nagne-negosyo ho tayo. Wala hong negosyo na hindi mo sinasabi sa iba na may negosyo kang ganito. Tama? Kunwari, sa restore ka, huwag mong buksan. Tama? Walang nakakaalam, may tindahan ka pala. So, ang kagandahan ho dito sa negosyo natin, ma'am, kahit hindi mo i-share sa iba, tama, tao mismo yung lalapit sa'yo. Ito po, bigyan kita ng example. Nag-start po ako dito sa company natin 2016. Nung nag-start ako, sabi ko lang sa sarili ko, gusto ko lang ticketing. Tama? So book ako nung book. Kagandahan dyan, in my 3 months, first 3 months ko, kumita ako 50,000 ticketing alone. Tama ba? Bakit? Kasi ang dami ho namin kamag-anak na seaman. Correct? Sa lahat, pag umuwi sila, yung mga kasama nila sa barko, sa amin ho nagpapabook nung ticket. Tama? Sa akin. So ang malupit niyan, every time binubook ko sila, alam nyo ma'am, ano ginagawa ko? Pinopost ko lang. Tama? Sabi ko, thank you for booking, ganito, bla bla, tito, kasi tiyuhin ko, marami akong tiyuhin na seaman eh. Thank you for booking, till next time, ganyan-ganyan. Have a safe trip. Imaginin mo, di ko na mamalayan, sa kaka-post ko pala sa Facebook, ma'am, yung mga kaibigan ko, kahit yung mga hindi ko po kakilala, sila po yung lumalapit sa akin. Nagtatanong sila, Paul, paano ba yung negosyo mo? Paul, paano mo naumpisahan yan? Tama? Paul, siguro mahal yung kapital mo dyan. Na imaginein mo, hindi ko sila ini-invite, hindi ko sinishare sa kanila yung negosyo natin, ma'am, sila ho mismo yung kusang lumalapit. Tama? At kagandahan dyan, every time po na nagustuhan nila yung negosyo natin, ang good news ho, may income ka ho dyan. Tama? Ito, bibigyan ko ho kayo ng computation. Ayan, Ray, pwede bang pahingi ng isa pang ganito? Ayan, bibigyan ko kayo ng sample computation. Ito. Sino po yung pinakabago dito? Bagong member. Sino ba yung bagong member dito kanina? Si ma'am. Ayan. Ma'am, no? Bagong member. Anong pangalan nyo, ma'am? Sheena? Sheena? Tama ba, ma'am? Gina. Ah, Gina. Si ma'am Gina. Ito example natin si ma'am Gina. Ayan. Gina, ma'am, no? Tama. Tama spelling, ma'am? Ayan, tama daw spelling. Tama. No, so dito, ma'am Gina, tanong lang. Paglagay natin, ma'am, meron ka bang 40 na kaibigan na once nakita nila na may negosyo kang ganito, magiging interesado sila? Posible ba? Posible. Imaginin mo, guys, paglagay natin, in 1 year, in 2 years time, 40 na kaibigan mo lang. Tama? Eh, imagine mo yung mga kabataan ngayon, ilan yung kaibigan sa Facebook? 5,000 agad. Tama? Di pa kasama yung Instagram, di pa kasama yung TikTok. Tama ho ba? So imagine mo si Ma'am Gina, ma'am, what if, sige, 40, 2 years na lang. In 2 years time, ma'am, meron kang 40 na kaibigan. Correct? Kasi mahihain si Ma'am Gina, ipaglagay natin. Meron kang 40 na kaibigan na naging interesado sa negosyo mo at nag-avail din ho sila ng franchise. Tama? So dito sa negosyo natin, di ba sabi kanina, meron kang left, meron kang right. So dito, dahil may left ka, lalagay mo dito 20. Lalagay ko sa kabila, 20 din. Tama? So magkano yung income mo dyan? Diba sabi? 40 times 1,000. Direct referral mo palang alone, meron ka ng 40,000 pesos. Diba? Imaginin mo ma'am, pag meron palang 40 na sumali sa'yo, automatic yung puhunan mo, bawing-bawi ka na, nadoble pa. Tama? Eh, meron pa tayong SMB, bumangga pa yan. Tama ho ba? So, magkano yan? 20 times? O, sige nga, kung nakikinig kayo, 20 times? O, 1.5 ba? F marito? 1.7. Imagine mo,
mas malaki yung kikitain mo. Di ba kumita ka na dito, tig 1,000? Pag na-detect nung system, meron ka sa left, meron ka sa right, ma may 20 times 1,700 ka pa. Magkano yun? 17,000. De, joke lang. De, tinitest ko lang kayo. Ayan, 34,000. Ayan. So imagine mo, 40,000 plus 34,000, makano yung total income mo, Ma'am Gina? 74,000 pesos. Okay na ba, palakpakan natin yung company natin? Tama ho ba? Imagine mo, binalik na yung puhunan sa'yo. Products pa lang. Correct? May services ka, may MLM ka pa. Na dito, kahit mahihiyain ka, Ma'am, in 2 years' time, halos mag ilan to, mga times 3, times 4 to, nung puhunan natin. Nakukuha ba natin? Ito yung malupit. Tama. Kasi dito sa negosyo natin, di ba? Sabi ko nga kanina, dapat gayahin natin kung paano mag-isip yung mga mayayaman. Dapat gayahin natin kung paano mag-isip yung mga negosyante. Tama? Kasi imaginein mo guys, pag negosyante ka pala, di ba? Akala nung iba yung mga negosyante, laging nagpapahinga, lagi lang yan nagta-travel. Alam nyo ba yung mga negosyante, sila yung pinakapagod? Tama? Bakit? Kasi kahit pag-uwi nila sa bahay, wala ho silang iniisip, negosyo pa din. Kahit kumakain yan kasama yung pamilya, wala silang ibang iniisip, negosyo pa din. Paano ko palakihin yung negosyo ko? Paano ba ako magbabranch out? Paano ko ba ipapa-expand yung negosyo namin? Paano ba ako makakahanapan ng mas maraming clients? Tama ho ba? So imaginein mo, dito sa MLM concept pala, guys, di ba, ano ba yung ginagawa ng mga mayayaman? Katulad na lang ni McDonald's. Correct? Di ba yung ginawa niya, pinarami niya lang yung branches niya? Tama, mali? 7-Eleven. Ang dami? Sino pa? Oh, Unified Generics Pharmacy. Ang dami? Tama ho ba? Sino pa yung mga marami dyan? Lahat na to, ano yung concept nila? Franchising. Di ba? At hindi ulit nagsusulat yung aking Pentel Pen. Ayan. Aray, pasuyo nga, Aray, meron ka pa dyan. Ayan. So imaginein mo, dito sa negosyo nila, ano lang ho yung ginawa nila? Pinarami lang ho nila yung branches ho nila. Diba? And baka ikaw, kung baguhan ka, baka hindi mo alam na dito sa negosyo ho natin, pwedeng-pwede mo ding gawin to. Paano? So ito, pakita ko sa inyo. Imaginein mo, makanong puhunan ulit? 18,998. So dito, what if nag-avail ka pala nung tatlong 18,998? Tama? Magkano yon? O, 19,000 na lang times 3. Magkano yan? Ito, para hindi ako malito. 57,000. Tama? Imaginin mo, nagpalabas ka nung 57,000, magkano yung produktong ibabalik sa'yo? Worth 60,000 plus. Dito pa lang, bawing-bawi ka na kaagad. Tama? Hindi ka pa nag-ooperate, meron ka ng tinatawag na ROI. Ano yung ROI? Kasi bakit? Ikaw to. Ikaw din to. Ikaw din to. Tama? Eh, ikaw yung nag-invite ng dalawang account mo. Ng dalawang branch mo. So, ibig sabihin, kumita ka ng 1,000, 1,000, 1,700. Automatic, may ROI ka, 3,700. Tama ho ba? So, paglagay natin, same example na lang, meron kang 40 na kaibigan. Di ba? Paglagay natin, sobrang mahihain ka, 2 years ulit bago may sumali sa'yo na 40 na kaibigan mo. Tama? So ngayon, dahil marami kang account, lahat ho yan may left and right. Si account number 1 mo may left and right yan. Si account number 2 mo may left and right. Si account number 3 mo may left and right yan. So ngayon, i-divide natin sila equally. Yung 10, lalagay ko dito, yung 10 dito, yung 10 dito, yung 10 dito. Nagigets ba? Tama, 40 equally. Magkano yung income ko, Sir Paul? Direct referral, meron kang ulit 40,000 pesos. Bakit 40,000? Kasi 40 yan times 1,000. Tama ba? So ito yung malupit. Ma'am, di ba account mo to? Sa ilalim ng account number 2 mo, merong 10 sa left, 10 sa right. So kumita siya ng 10 times? 10 times? Hindi 10 times 10. 10 times 1,700. Magkano yun? 17,000. Eh, account mo din to, ma'am. Tama ba? Sa ilalim ng account number 3 mo, may 10 sa left, may 10 sa right. Kumita siya ng 7,000 ulit. Eh ma'am, account mo din to. Sa ilalim ng account mo na to, meron siyang 20 sa left, meron siyang 20 sa right. Magkano yon?
34,000 pesos. Kaya pag tinotal mo ito, ma'am, magkano lahat yan? Magkano, ma'am? 98 lang ba to? Hindi, sobra to 98. Ito, 37. 108,000 pesos. Imaginin mo guys, ma'am, ano lang yung ginawa mo? Nag-avail ka lang ho nung tatlong branch mo. Tama? Na pag isa lang pala yung branch mo or yung account mo, magkano lang yung income mo ulit? 74,000. Tama? Pero pag tatlo pala yung branch mo, magkano yung income mo? 108,000. Actually, hindi lang yan 108. Bakit? Kasi isama mo pa to, may ROI ka pa. 111 na yan. Tama? Eh, paano yan, Sir Paul, pag gusto ko mas maraming branches pa din ako? Ma'am, ito yung malupit. Kasi dito sa negosyo natin, kung gusto mo pang kumita nung mas sobrang laki pa, ma'am, ito, pwede mo itong gawin. Tama? Kasi dito, pwede ka pong mag-avail pa ng 7 accounts. Tama? Yung 7 accounts na to, di ba, 7 times 19,000, magkano yun? O, di ba, hindi natin alam, di ba, nasa listahan ko. Correct? So, magkano yun? 133,000. Ito, kunin ko nga ito para hindi ako malito. Ayan. So, 133,000. Ang tanong, para sa isang negosyo, yung 133,000, malaki-maliit? Sa isang negosyo, 133,000, malaki-maliit? Maliit to, ma'am. Alam nyo bakit maliit? Tama? Kasi kahit mag-franchise ka ngayon, yung mga siomay-siomay, yung mga food cart, ma'am, umaabot yan 300,000. Tama ba? Dito sa 133,000 mo, ma'am, meron ka ng 7 branch. Tama ba? Ang ibabalik sa'yo na produkto ng company worth 140,000 plus. Tama ho ba? At dito, ito yung malupit. Kasi mas mamamaximize mo ngayon yung MLM natin. Tama? Di ba meron tayong example kanina? 40 katao. Tama? O hindi ulit sumusulat. Try, meron ka pa ba dyan? Yung dire-diretso. Ayan, sa audience, baka meron kayong marker na pahiram. So dito, kagandahan dito, once na meron kang 7 account, correct, what if ma'am, meron ka ulit 40 na kaibigan? 40 na kakilala. Tama ho ba? O hindi tayo makapagsulat, di ba? So dito, lahat to account mo. Di ba? Pwedeng yung iba, pangalan mo sa asawa mo, pangalan mo sa anak mo, wag lang sa kabit mo. Tama ho ba? Kasi hindi mo makukuha yon. Tama ho ba? So, pero, mas maganda, lahat nakapangalan sa'yo. Tama ho? So, imagine mo, 133,000 products pa lang, bawing-bawi na. O, ayun. Sana ito, dire-diretso na to. Kasi ito, bakit ko ito ipapakita sa inyo? Kasi ma'am, dito ho ako na value. Tama ho ba? Dito ko po mas naintindihan bakit ko kailangan masatawin yung negosyo natin. At dito ko mas naintindihan na dapat, bakit pala yung account ko, dapat hindi lang ho iisa. Tama ho ba? Ma'am, imagine mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di ba lahat yan may left and right? Tama. Yung pinag-uusapan natin, 40 katao. Correct? Hindi natin pinag-uusapan kung 6 months mong kukunin yan, 1 year mong kukunin yan, 2 years mong kukunin yan. Bahala ka. Siyempre, kung mas masipag ka, mas okay income mo yan eh. Tama, mali. So ngayon, ma'am, gagawin mo, i-divide lang natin siya. 5 dito, 5 dito, 5 dito, 5 dito. Tig 5 lang. Yan. So yung total niyan, 40 katao. Correct? Magkano yung income natin ngayon? Diba? So dito, hindi ka pa nag-i-invite ng mga tao, meron ka na agad ROI ulit. 13.5. Nagigets ba? So dito, hindi pa pumasok yung 40 na yan, may ROI ka na. Nung pumasok na yung 40 na to, may direct referral ka. 40,000. Tama? So ngayon, meron kang sales match bonus. Sa ilalim ni number 4, may 5 sa left, 5 sa right. Ganon din kay number 5, kay number 6, kay number 7. Ito, 1.5 na lang compute natin para madaling i-compute. Ha? 5 times 1.5, makano yun? 7.5. 7.5 times 1, 2, 3, 4. Kasi apat silang kumita ng 7.5 eh. Tama? Makano yun? 30,000. Tama? E-account mo din to, ma'am. Sa ilalim ni number 2, merong 10 sa left, 10 sa right. Correct? Magkano yon? 15,000. Eh, ganun din si number 3. 10 sa left, 10 sa right. 15,000 din. 30,000 ulit. Eh, account mo din to, ma'am. Tama? So, sa ilalim ni number 1, may 20 sa left, may 20 sa right. Magkano yon? 30,000 ulit.
Kaya ipagko-compute mo yan, ito, 130,000 to. 60 ano ma'am? Di ba? So ito, di ba, 90 plus ito, 40, 130 plus ito, ma'am, 144,500 pesos. Tama ho ba? Nabawi mo ba yung capital mo? Correct. Ma'am, ito yung malupit. Hindi pa ito yung nakakabaliw na part. Tama? Kasi what if yung 40 na na-invite mo, ma'am, ito na lang, realistic. What if yung 40 na na-invite mo, mag-invite na lang sila nung tigda dalawang tao na lang. Tama? Sa example, yung lima na to, nag-invite nung tigda dalawa, ilan yon? 10. Ito, 10 din. Kasi madodoble eh. So, 10. So, what if sabihin mo, sige Sir Paul, pagod na ako, okay na yan, naka-invite na ako nung 40 katao. Diba? Di mo na malayan yung 40 na to, nag-invite lang nung tig dalawa, ma'am, compute natin yung income mo. Si number 4 mo, kumita ng 10 times 1, 5, 15,000. Ito, 15,000, 15,000, 15,000. May apat ka na 15,000, 60,000 na yon. Ma'am, si number 2 mo, may 20 sa left, may 20 sa right. Ilan yon? 30,000. Dito, si number 3 mo, 20 sa left, 20 sa right, 30,000 din ulit. Ma'am, si number 1 mo, 40 sa left, 40 sa right, 60,000 ho yan. Yung total income mo dyan, 180,000 pesos. Tama ba? Kaya dito ho ako nababaliw. Na-imagine mo, what if yung mga tao pala, di ba, na pinasok ko dito sa business natin, dahil nakita ko nila yung negosyo natin, sobrang ganda, what if i-share din nila? Tama ho ba? Ma'am, yung pinag-uusapan ko dito, 40 pa lang katao. Yung pinag-uusapan natin dito, yung tig dalawa-dalawa lang. Eh what if meron dyan na katulad mo din, nag-invite din siya ng 40 katao. Nakakuha po ba? Kaya kung ikaw iniisip mo yung pinakapuhunan 8998, okay ho ito as a start. Tama? Tandaan natin guys ha, kung ikaw yung type ng tao ngayon, first time mong umattend, yung 8998, okay ho ito. Correct? Wala ka hong makikitang ibang negosyo sa labas na pwedeng mag-offer sa'yo ng all-in-one business sa halagang 19,000 lang. Tama ho ba? Pero later on, guys, kung kaya mo, dapat ho, mag-branch out ka. Dapat yung kunin natin, dapat hindi lang ho iisang account. Diba? Kaya sa mga first time ho na andito, diba kung tatanungin mo ko, eh Sir Paul, ano ba yung dapat na una namin gawin? Guys, we just need to decide. Tama? Kasi bakit ho? Sa buhay ho natin, wala hong magbabago kung hindi ho tayo gagawa ng sitwasyon. Nakakuha ba? Ibig sabihin, if you want your life to change, you need to change. Tama ho ba? Pag yung ginagawa mo paulit-ulit lang, di ba? Hindi ka ho, kumbaga wala hong magbabago sa buhay natin. Pag yung problema mo ngayon, pera. Tama. Meron ba ngayon problema niya, pera? Ba't ayon yung tumaas ng kamay? Hindi, joke. Ayan, sinamam. Di ba? So ngayon, 2022. Bakit problema mo pera ngayon? Kasi nga, 3 years ago, 2019, problema mo din pera. Tama? At kung wala kang gagawing bago sa ginagawa mo ngayon, kunwari nagtatrabaho ka, patuloy ka pa din kakatrabaho, wala kang idadagdag, wala kang babaguhin. Ma'am, believe me ho, 2025, ano yung magiging problema mo? Mas malaking pera. Bakit? Kasi lahat ho ng bilihin, nagmamahal na. Tama, sweldo na lang ho natin yung hindi nagmamahal. Correct? Imaginin mo, gasolina, mahal. Nagulat ako, tuition ngayon. Ma'am, isang SEM, 60,000. Meron ba dito may anak na college? Ayan, ma'am, magkano tuition ngayon? 53. Ma'am, imagine mo, 53 isang SEM. Isang taon, ma'am, 106,000. Ma'am, kung wala kang extra income, paano mo babayaran to? Tama ba? Pag umaasa lang ho tayo sa sweldo, paano ho natin mapapatapos? Di ba, mapatapos sa pag-aaral yung anak natin? Nakukuha po ba natin? So kaya guys, yung 8998, sa iba pwedeng mahal. Correct? Sa iba pwedeng mura. Tama? Pero kung iisipin mong negosyo, ma'am, sobrang mura ho yan. Tama? Kasi baka yung cellphone ng iba dito, mas mahal pa sa 8998 na yan. Tama? Meron ba dito naka-iPhone? Ayun, si ma'am. O, di ba, yung karamihan sa mga tao may iPhone. Pero ma'am, may iPhone. Ayan, natawa si ma'am. Alam na, correct? No, so, ano yung point, guys? Di ba, normal ho sa atin. Bakit nagmamahal lahat ng bilihin? Hindi ho natin kayang kontrolin yung inflation. Tama?
yung pera natin, bumababa yung value. Correct? Yung nabibili mo ng 1,000 sa grocery 10 years ago, isang cart. Yung mabibili mo sa 1,000 mo ngayon, siguro yung isang basket, ano pa yon? Ang daming hangin. Tama ba? Ang dami pang space. Correct? Imaginin mo, baboy, ma'am, nakaka-high blood. Tama? Ngayon sa panahon ngayon, ma'am, kahit huwag kang kumain ng baboy, nakaka-high blood, presyo pa lang. Tama ho ba? Kaya mas lalong kailangan mo talaga ng negosyo. Nakukuha po ba? So dito, syempre, kailangan mo lang mag-decide. Correct? So kami naman, wala ho kami dito to convince you, ma'am, wala ho kami dito na para pilitin kang umpisahan mo to. Pero pag nakita mo na yung negosyo na to, ito yung negosyong matagal mo nang hinahanap. Ito yung negosyo na pwede niyong umpisahan sa sitwasyon mo ngayon. Ma'am, hindi ho masamang mag-try. Tama ho ba? Kasi yung masama daw, alam mo nang kulang ka, pero wala ka pang ginagawa para tulungan yung sarili mo. Nakuha po ba natin? So katulad ho ng mga members ho na andito, nag-try lang ho kami. Tama ho ba? Bakit? Bakit natin kailangan mag-try? Kasi bakit ho? Wala naman hong mawawala. Matagal na ho tayong wala. Pero baka pag sinubukan natin to, meron hong madagdag. Nakuha ba natin, ma'am? And syempre, once na nag-decide ka, ma'am, tandaan ho natin, pag nag-decide ho tayo, dapat ho qualify quickly. Anong ibig kong sabihin na qualify quickly? Dapat ho, pag nag-decide ka, ma'am, dapat hindi ho next month. Dapat hindi ho next week. Lalong-lalo na, dapat hindi ho bukas. Pag nag-decide ka, dapat ho nauna. Bakit ho nauna? Kasi yung pinag-uusapan ho natin, hindi lang ho basta-basta pera. Yung pinag-uusapan ho natin, oras. Meron ba dito bumabata araw-araw? Wala. Lahat ho tayo tumatanda. Pero pag ginamit mo yung products natin sa F. Marie, ma'am, believe me, babata ka araw-araw. Yan. Tama ba? No. At ito, sir, yung F. Marie natin, pwedeng panglalaki ho yan. Hindi, totoo. Meron tayo yung ano, yung nasa squeeze bottle. Ano bang pangalan nun? Yung, meron tayo nun. Lalo na pag oily yung mukha mo. Ako talaga, ever since talaga, lalo na to pag natapatan ako nito or nung araw, oily talaga yung, ikaw din ba, ma'am? Ayun. So, likas sa atin, oily. Meron tayo, ano, nakalimutan ko yung pangalan, yung parang nasa tube na, ano? Foundation yon. Foundation ba yung pangalan? Hindi na foundation. Oh, cream. Basta yung parang cream na pwedeng ilagay ho sa mukha ho yun. Ang malupit niyan, kahit ilang oras, hindi magiging oily yung mukha mo. Sir, mas lalong may in-love sa'yo yung asawa mo. Ayan. Tama ho ba? Ano daw? Ayan. Ano, lalo na to, si ma'am bata. Ilang taong ka na, ma'am? 19. Mahilig ka sa makeup, ma'am? Sakto lang. Nagti-TikTok ka, ma'am? Ayun. Imagine mo. Lalo ngayon, pag pumunta ka sa TikTok, lahat doon pinopromote puro beauty products. Tama ho ba? No, so, gumaganon ka ba, ma'am? Ayun, umpisahan mo na ngayon, ma'am, dito sa atin, F. Marie. Ayan. No, so, imagine mo, ma'am, yung pinag-uusapan o natin, oras. Bakit ho? Sumali ka man ngayon or sa hindi, ma'am, yung nag-invite sa atin, mag-i-invite ulit yan bukas. Tama? Mag-i-invite ulit yan sa Linggo. Kasi ang dami ho nating event sa Linggo. Nasa Regalado kami, may event kami noon. May event sa Cebu, may event sa Davao, may event sa Bulacan, may event sa Butuan. Ma'am, buong Pilipinas ho yan. Tama? Na pag hindi ka sumali ngayon, ma'am, maraming makakauna sa'yo. Tama? Kasi bakit? Hindi ka nila aantayin. Anong sasabihin nung nag-invite sa'yo? Ay friend, huwag ka munang sumali kasi inaantay ko si ma'am. Inaantay ko si sir. Wala hong ganun. Tama ho ba? So ibig sabihin, pag naunahan ka ho nung iba, sayang ho yung chance na sana andito ka ho sa taas. Ang tawag ho namin doon, law of positioning. Na alam naman ho natin sa buhay, pag ikaw yung nakauna, may advantage ka. Tama? Imagine ninyo to, ha? Negosyo na lang. Inasal. Pamilyar lahat sa inasal? Yung chicken inasal. Yung lugar na merong sikat na sa inasal, Bacolod. Bacolod inasal, sikat yun. Pero imaginein mo, bakit yung mang inasal, di ba sikat, mang inasal? Alam nyo ba yung may-ari ng mang inasal, hindi taga Bacolod? Alam nyo kung saan? Taga Iloilo. Tama? So bakit taga Iloilo yung sumikat na mang inasal? Eh taga sa Bacolod nag-originate yun. Kasi siya po yung unang nag-umpisa na nag-offer siya nung may kasamang Andy Rice.
ibig sabihin, siya yung nakauna sa concept. Tama ho ba? Guys, parang ganun din ho sa negosyo natin. Pag nakauna ka, nakapwesto ka, ibig sabihin yan, advantage mo kaagad yan. Bakit? Kasi pag nakapwesto ka ngayon, di ba aaralin mo yung negosyo natin, yung nag-invite sa'yo, mag-i-invite ulit yan. Mag-i-invite na mag-i-invite, hindi mo namamalayan, nalalagyan ka ng tao sa ilalim. Tama? Hindi ka pa nag-share, automatic makikita mo ang dami mo na palang tao sa baba. Nakakuha po ba? Kaya dapat guys, unahan mo na ngayon na. Nakakuha po ba? Naintindihan ba yung presentation natin? Ayan, kahit medyo, ayan, next time dapat marami tayong ganito. Tama ho ba? So sa mga first time guys, decide ka lang. Tama ho? Kung may mga questions ka, pwede mo pong tanungin yung mga upline mo. No, ito yung good news. Kasi this November 12, 2020, mag-11 years na ho yung company natin. No, actually, yung anniversary, sige, palakpakan natin. Ito, announce ko lang. Yung anniversary natin, November 11. Pero yung celebration natin, yung event natin, is November 12. Kasi Friday po yung ano, Friday po yung November 11. So Saturday tayo mag-e-event. Yung venue natin sa may Sky Dome, sa may, ano nga yun? SM North. So huwag kang papayag na wala ka doon. At huwag kang papayag, pupunta ka doon, hindi ka pa member. Tama ba? Kasi may inggit ka lang doon, ma'am. Pupunta lahat ng top earners natin doon. Diba? Ito yung malupit. Diba? Bakit mo kailangan seryosohin yung negosyo natin? Bakit mo siya kailangan gawin? Kasi ma'am, para maranasan mo yung buhay ng mga mayayaman. Yung mga top earners ho natin, ito konting paingit lang ho ah. Yung mga top 30 ho ng company natin, this October, meron ho silang all expense paid trip to Boracay. Tama ho ba? Palakpakan ho natin yung Unified. No, so imaginein mo, saan ka makakita nung negosyo, di ba, na kumikita ka na, nakaka-travel ka pa for free. Pwede ka makaroon ng sasakyan for free. Tama ho ba? At yung malupit ho niyan, makukuha mo yung tinatawag na financial freedom at time freedom para sa sarili mo at sa pamilya mo. Tama ho ba? So with that guys, ano sa mga first time ho na andito, ngayon pa lang ho, wini-welcome ko na ho kayo ma'am, sir. Ayan. Pero ma'am no, tama ba? Pero kayo ho ba, decided na kayo mag-start sa Unified? Decided na, sir? Ayan, palakpakan natin sila. Ayan. Sino nag-invite ulit kina ma'am? Ayan, ma'am, nag-join na sila. Alam mo na, ako, mamaya, kape tayo. Mama, de joke lang ho. Ayan. No, so with that ho, yun lang po. Siguro may mga events pa tayo, may training pa tayo after nito. Kaya, ma'am, pwede kayong umattend. Siguro pag nag-join kayo ngayon, open pa yung cashier natin. Pwede kayong umattend ng training pa natin ng 6 p.m. Meron po tayong training at 6 p.m. So with that, Paul Ong po ulit. To God be the glory. Good morning sa ating lahat.